Ang headlines noon, history ngayon dahil bilog ang balita. Paps Lord, kamusta? Paps, ikaw ba nagko-kolekta ng comics nung bata ka? Hindi ako nag-kolekta, pero mahilig akong sumubaybay sa mga story. Spider-Man, di ba? Iyan, ako! Oh. Kung ikaw, Paps, ay sumasamba kala Iron Man, Spider-Man, X-Men, The Hulk, Black Panther at lahat ng miyembro ng Avengers at Marvel Cinematic Universe, abay, magpasalamat ka sa taong lumikha sa kanila, si Stanley Martin Lieber, aka Stan Lee, na isinilang sa Amerika sa araw na to, taong 1922. Nagsimula magsulat ng comics noong 1940s, naging sundalo pa sa US Army at noong World War II, at nang bumalik ay naging editor sa kumpanyang Timely Comics na kalaunay naging ang dambuhalang Marvel Comics. Yun. Pinatunayan niya na ang comics ay hindi lang pambata, pero kaya rin magkwento ng may pilosopikal na komentaryo sa buhay. At ang mga tauhan niyan ay pangkaraniwang taong nabigyan ng di pangkaraniwang kapangyarihan. Yan. Mga superhero na may problemang pantao. Ayan, no? Si Tony Stark. Oh. Ang problema niya, hindi nag-ahit. Napaano. Ang resulta, nakalikha siya ng popular na mitolohiya. Ilan pa sa mga likha ni Stan Lee ay Fantastic Four, Doctor Strange, Mighty Thor, Silver Surfer, Ant-Man, Daredevil at marami pang iba. Namatay si Stan Lee noong Nobyembre ng 2018 sa edad na 95 na may iniwang mundo na may pananampalataya sa kadakilaan ng mga bayaning hapit na hapit ang mga suot na damit. Kaya sa mga nasa kapangyarihan, Paps, laging tandaan ang iniwan sa atin na kasabihan ng likha ni Stanley na si Spider-Man, with great power comes with great responsibility. Great Meralco bill. Tama, responsibility. Ang galing. Baka mawalan tayong trabaho. At yan ang headlines on history ngayon. May replay ang tadhana, kaya bilog ang balita.